kanyang mga alagad ay sinugo ng may gawa patungong Nazareth, isang lungsod ng Galilea. Isinugo sila sa isang dalagang berhen na si Meritis na ipinagkasundong mag-aasawa ng isang lalaking nagngangalang Husipino. Nang makita ni Meritis ang anghel, siya ay naguguluhan sa kanyang sarili at pinag-isipan niya kung anong uri ng balitang ito. At sinabi ng anghel sa kanya, Meritis, huwag kang matakot sapagkat nakasumpong ka ng biyaya galing sa langit. Opo, mahal na anghel. Samantalang sa karian naman ni Herodes, nang malaman niya na ipapanganak na ang batang tagapagligtas, nagpapadala siya ng mensahero upang ipaalam sa tatlong hari na taga-silangan, at inatasan niya sina Haring Baltasar, Haring Melchor, at Haring Gaspar upang tugisin at paslangin ang mga batang lalaking pagong silang pa lamang, at nag-sign language ang mensahero at ang tatlong hari. Bada! Ah! Na-n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 a
At ang sagot naman ng lalaking ng tatlong hari, Bada! At nag-thumbs up silang lahat. Noong nalaman ng tatlong hari ang balitang ito, ay agad silang nagtungo sa Nazareth upang sundin ang utos ni Haring Herodes. Subalit, hindi nila alam kung saan sila tutungo. Sa panahong iyon, ay may nagpakita sa kanilang isang anghel at sinabi sa kanila, Mga kamahalan, ipinadala ako dito sa lupa, galing sa kataas-taasan, upang ituro sa inyo ang tamang landas patungong Bethlehem. Tubukin nyo lamang ang maliwanag na bituin para makarating kayo sa inyong paruroonan. Opo, mahal na anghel. At sinunod naman nila ang anghel. Samantala, sa buong karyan ng Nazareth ay nababalot ng iyakan at hiyawan dahil sa mga pangyayaring pagpapamatay ng bagong silang nasanggol na lalaki. Noong nalaman ni Merites ang chismis, inanyayahan niya ang kanyang asawa na si Josepino na lumikas at magtungo sila sa ligtas na lugar upang di sila masundan ng mga alagad ni Herodes. Subalit, sa kabilang dako ng rehiyon, habang naglalakbay ang tatlong hari, nakikita nila ang maliwanag na bituin. Hinahanap ba nila ang maliwanag na bituin?
Yun, nakita na. Hala, may kasamang buwan. Parang Himala yata ito. Himala talaga ito. Sa gabing iyon ay hindi nila namalayan na nasa tuktok na sila sa mataas na bundok at bigla na lamang silang natalisod. At sabay-sabay silang nagpagulong-gulong pababa sa paanan ng bundok. At nagkaroon sila ng injury sa paa. Kaya hindi na sila makakalakad. Kaya sila gumagapang na lamang patungong Bethlehem. Buti na lang dumaan si Santa Claus kasabay ni Rudolph at biglang huminto sa harapan nila at sinabing, "Ho, ho, ho, ho! Ah, mahal na mga hari! Kumbaga, ako si Santa Claus! Kumbaga, sumumay na lang kayo sa akin, ah! At pupunta naman ako sa Bethlehem! Pero dapat git, ah! Dumating tayo doon sa tamang oras, ah! Kumbaga, para hindi tayo madidiaran. Dapat always punctual tayo mga kamahalan upang maabutan natin sila habang sila ay nagmamaster. Kumbaga, alamin natin mahalagang disimulasyon ni Sima at ni Makpuhaw. At nagtanong naman si Haring Gaspar. Ala eh! Kung gayon, bakit eh? Nag-iisa alaang yan si Rodolph at yan yung sinasakyan mo. Eh, nasaan pala iri mga kasama ng mga render eh? Huwag mo sabihin eh, actual duty sila. Ang tugon naman ni Santa ay ganiri. To, pasinya na ka mo, ah. Lahat sila ay bumagsak sang PFTA. Ah. At yung iba naman ay nag-pre-break na to. Sa kabilang dako, habang naghahanap ng mataguan ang mag-asawang Merites at Cusimino ay may nakita silang sabsaban na pwede nilang matutuluyan at bigla na lang sumakit ang tiyan ni Merites. Ngunit nahirapan siyang iluwal ang sanggol sa kanyang sinapupunan at ginawa nila ni Merites at Cusimino ay nagsayaw na lang sila ng tsatsa. At nagsayaw ng bunots. At pagkalipas ng ilang minuto, bigla na lamang lumabas ang sanggol. Ah!
ang sabi ni Veritas. Ay, salamat. Luwas ka na rin sa wakas. Pinagpawisan ako ng gamay sa'yo, baby. Alam mo ba yun? Atu-du-du. Adada-da. Adi-di-di. Adu-du-du. Adada-da. Adi-di-di. Pagkatapos ng limang taon, nakarating na rin sina Santa at ang tatlong hari. Dahil gumagapang lang sila hanggang sa sabsaban, gusto nilang pumasok doon, ngunit sila ay hinarang ng pastol. Idalhin ko. Hold! Advance to be recognized! Saan punta nila mga kamahalan? Punta lang kami sa sabsaban, mahal na pastol. Bibisitahin lang po namin yung sanggol na tagapagligtas. Okay. Pero, meron po ba kayong decal at access clearance? Nag-implement kasi kami dito ng kamahalan ng no decal, no access clearance, no entry. Strict implementation lang po talaga kami dito, kamahalan. Buti na lang. At kabas pala ni Santa ang pastol. Kaya nakalusot sila. Kasi napaka-stricto yung nagbabantay sa akin ng 50, ha? Buti na lang, naipasa ko. Pero, 50-50. Subalit, nang subalit, napansin ng mag-asawa na kulang sa sustansya ang kanilang sanggol. Sabi ni Marites, hala, oy! Kulang man yata itong vitamins. Parang malnourish ka man, baby. Kailangan mo ng vitamins R. Sagot naman ni Josepino. Anong R, honey? Treat horse, honey. Ah, hindi. Padidihin mo na lang yan, Han. At pinadidi naman ni Merites ang kanahan. Kaya lang, umiyak ito at naghihingi ng Yusi. Mami, mami! Iskag lang gusto ko, mami! Sabi ng pasli. Dahil sa wala silang naibibigay na Yusi, binigyan nila ito ng red horse. Umalakbak naman ng kanahan. At dali-dali naman itong tinididi ng bata. At pagkatapos ay bigla na lang itong tumayo. At nag-stretching. Majimbo. Nag-jumping jack. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. At nag-inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. At nag-head rotation. 1, 2, 3, hips manjandong. 4, 5, 6, 7. At nagpakita ito ng kanyang malusog na basel. Lahat naman sila ay namangha habang pinagmamasdan nila ang sanggol at sumigaw ng Himala! At dahil sa sobra nilang kasiyahan, sumayaw na lang silang lahat ng budots. Thank you.
kumata sila ng thank you, thank you. Ang babait ninyo, thank you. Merry Christmas. At dyan nagtatapos ang aming pagsasadula sa gabing ito. At sana pagbibigyan ng ating tagapagligtas na makapag-unity break tayong lahat. Maraming maraming salamat po, tagapagligtas. Bow. Thank you po.